Magandang umaga, tanghali o gabi. Ano mang oras na mabasa mo ang ibabahagi kong karanasan. Matagal ko na pong binabalak na magpadala sa inyo, kaso wala pa akong sapat na oras kasi nga abala sa trabaho. Ngayon lang din ako nagkaroon ng oras dahil nag-leave po ako. Umpisa na po natin at ikaw na po ang bahala sa pag-aayos ng kwento ko. Tawagin niyo po ako sa pangalang Sam. Hindi ko po tunay na pangalan. At nung panahon na ito, ay nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya. At dito ko po nakilala si Gab. Hindi niya rin tunay na pangalan. Si Gab po ay masasabi ko na pangarap ng mga babae dahil sa mabait na, may itsura pa. Kumbaga, total package na. Niligawan ako ni Gab at sinagot ko din naman kaagad. Kasi matagal na rin akong may lihim na pagtingin sa kanya. Umabot kami ng isang taon at may nangyari sa amin. Nabuntis ako. Hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko nung time na to. Kasi takot ako na baka anong gawin nila sa akin. Kahit nasa saktong edad at may trabaho na ako, takot pa rin ako sa mga magulang ko. Isang araw, kinausap ko si Gab na dapat ay kausapin na namin ang aming mga magulang. Kaya ayon, inumpisahan namin sa mga magulang niya. At sabi ng mama niya, "Oh, ano ang balak niyong dalawa?" Tanong niya, "Ma, samahan mo naman kami sa mga magulang ni Sam at kausapin natin." Sagot naman ni Gab. Kinabukasan, Boss Chris, kinausap namin ang mga magulang ko. At ayon, galit na galit ang papa ko. Pero nandyan na yan at dapat na lang tanggapin. Kaya pinagplanuhan na lang namin ang kasal. Fast forward po tayo. Kasal na kami ni Gab at doon na kami nanirahan sa luma nilang bahay sa bukid. Maganda doon kasi presko ang hangin, maraming puno at mga halaman ang bahay nila. Ang description naman ng bahay nila Gab ay parang bahay kubo. Napaka-presko talaga. Tapos paglabas mo sa bakuran, maraming mga bulaklak at may mga bakod naman. Magkasama pa rin kami ni Gab sa pagpasok sa trabaho. Kasi maliit pa lang naman ang aking tiyan at kaya ko pang pumasok. 8 buwan na yung tiyan ko nung nag-resign ako sa trabaho. Kaya ayon, pag pumasok si Gab, ako na lang mag-isa. May mga naging kaibigan naman ako na kapitbahay namin. Isang araw, nakaupo ako sa labas ng bahay habang pinagmamasdan ang mga bulaklak at nagpapahinga. May dumang mag-asawa. Matanda na po sila. Siguro nasa 40 hanggang 45 ang mga edad na nakasakay sa pedicab at nagtitinda ng mga gulay. Kaya ayon, tinawag ko at bumili ako. Mabait naman sila at laging nakangiti sa akin at lagi ako kinakausap. Pero yung matandang babae ay palaging nakatingin sa tiyan ko. Nung una, binaliwala ko na lang po iyon. Hanggang sa napapadalas ang pagdaan ng mag-asawa sa bahay at kung ano-ano ang tinitinda sa akin. Isang hapon, day off ni Gab sa araw na ito. At naisipan naming mamasyal sa plaza. Doon lang kami nakaupo at pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Hindi namin namalayan na palubog na ang araw. Kaya sabi ni Gab, uuwi na daw kami. Sinabihan din niya ako na bibilin na lang kami ng mga ulam na luto na para daw hindi na ako magluto. At habang naglalakad kami pa uwi, nadaanan namin ang mag-asawa na nagtitinda ng mga gulay. At sabi ko kay Gab, bibilin na lang kami ng mga gulay at magluluto na lang ako. Masarap kasi ang gulay. Ayon, Boss Chris, habang namimili kami ng mga gulay, ay tinatanong ko ang mag-asawa kung magkano ang mga gulay. Natigilan ako nang biglang nagsabi ang matandang babae. Babae ang anak mo, Ineng, at ang ganda. At ang lusog-lusog pa. Sabay ngisi.
Napaisip ako noon kung bakit alam niya na babae ang anak ko. Kahit kailan talaga hindi ko sinabi sa kanila yun. At sabi na lang ni Gab, bayaran mo na at aalis na kami. At nang malapit na kami sa bahay, pinatapon niya ang mga gulay. At sabi ko, naku, wag naman, sayang, bakit itatapon? Pero sabi ni Gab sa akin, basta itapon ko daw. Itinapon ko na lang noon at pagdating namin sa bahay, si Gab kumuha ng asin at sinaboy sa mga bintana. Medyo natawa ako kasi bakit ganun ang inasal niya at doon ko nalaman na may paniniwala pala siya sa mga kababalagan at mga aswang. Nung gabing iyon, doon ako nakaranas ng kung paano aswangin. Natutulog na kami ni Gab nang may narinig akong kaluskos na parang gawa ng isang daga. Hinayaan ko nung una at bumalik sa pagtulog sa pag-aakalang daga lang iyon. Hanggang sa may naamoy akong napakabaho. Naging maalinsangan din ang paligid. Ginising ko ito pero sumenyas ito na huwag maingay at kanina pa pala siyang nakikiramdam. Hanggang sa bumangon si Gab at lumabas ng kwarto at sa pagbalik niya, may dala na siyang karit at asin. Inilagay niyang karit sa gilid ng hinihigaan ko at nilagyan niya ng asin ang mga bintana. Nawala naman ang mga ingay pero ang mabahong amoy nandoon pa rin. Kinabukasan, nagpatawag si Gab ng manggagamot at nagpatulong kung anuang dapat gawin para hindi na maulit iyon. May mga sinabing manggagamot at may tinanim sa labas ng bahay at sa paligid. Hindi ko lang alam kung ano yon at sabi niya, manalig at magdasal daw kami at huwag magpapadaig sa takot para hindi na maulit iyon. At simula noon, hindi ko na nakita ang mag-asawa na nagtitinda ng mga gulay. Maayos naman ang aking panganganak. Gaya nga ng sabi ng matandang babae, malusog at magandang anak ko. Ngayon ay malaki na siya. Hanggang dito na lang Boss Chris. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Lalong-lalo na ang iyong misis. Sam ng Visayas. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 2003 sa pagkakatanda ko. Isang taon matapos kaming ikasal ng asawa ko, ay kaagad kaming bumukod. Buntis po siya nung time na to at yung lugar na nilipatan namin ay hindi kami pamilyar. Isang taon na rin kami sa lugar na ito, subalit hindi naman kami gumagala doon nung time na to. Bahay at trabaho lang naman yung pinupuntahan ko araw-araw. Yung asawa ko naman ay sa bahay lang at sinabihan ko din naman ito na huwag siyang masyadong lalabas kapag wala ako doon. Gustong gusto kasi namin na bumukod ng asawa ko kahit na meron din pong malawak na lupain yung pamilya niya. Kumbaga, gusto namin na magkaroon ng pamilya sa panibagong lugar. At ito nga ang nangyari noon. Yung bayan na ito ay malapit lang naman sa bayan na kinalakihan ko. Kung sasakay ka ng jeep, siguro mga 15 minutos lang ang biyahe kapag tuloy-tuloy at walang hinto. Sa pagkakatanda ko, 7 buwang buntis na noon ang asawa ko. At isang umaga, habang kumakain kami ng almusal, nagsabi ito na minsan sumasakit ang tiyan niya at nawawala din naman kaagad. Sabi ko naman, baka normal lang ito si isang buntis. Ganun din ang sabi niya. Kasi unang pagbubuntis din niya iyon at wala pa kaming masyadong alam pagdating dito. Maya-maya lang ay umalis na ako at nag-iwan pa ako noon ng halik sa kanyang mga labi. Natatandaan ko pang mga kaganapan sa umagang iyon at sabi ko pa sa kanya, maglakad-lakad siya, ngunit huwag lang siyang lalayo at pagpatak ng tanghali, dapat matulog ito. Tumangot ang ulang yung asawa ko na parang normal lang ang sitwasyon
at umalis na ako, papuntang trabaho. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos kong mananghalian sa pinagtatrabahuan ko, nagpahinga kami ng mga kasamahan ko sa harap ng tiyangge habang naninigarilyo. At pagpatak ng alauna, ay bumalik na kami sa opisina. Subalit, parang hindi ako mapakali. Yung iniisip ko noong sandaling iyon ay yung mag-ina ko. Pinagpapawisan ako na parang hindi ko maintindihan. Parang may kutob ako na may nangyayaring masama sa kanila. Nagtanong itong isang kasamahan ko kung bakit pawis na pawis ako kahit na hindi naman ganun kainit noong sandaling iyon. Sabi ko, hindi ako mapakali. Yung iniisip ko, yung mag-ina ko. At sabi naman niya, puntahan ko daw yung mag-ina ko at siya na muna ang bahala na magrason sa mga kasama ko. Yung nirason niya noon ay sumasakit daw yung tiyan ko at labas-pasok ako sa banyo. Kasi nakita din naman ang ibang kasamahan ko na pawis ako. Lumabas ako at dali-dali naman akong sumakay sa single na motorsiklo. At nung dumating ako sa bahay, nasa labas pa lang ako, ay naririnig ko na parang nasasaktan yung asawa ko. Parang may iniindang sakit. Kaagad naman akong pumasok. At sa pagpasok ko sa loob ng kwarto, nagulat ako na nasa sahig na ito at parang nagpapasakit. Kaagad ko siyang pinatayo at sinabihan na dadalhin ko ito sa ospital. Pero tumanggi ito Sir Chris at sabi niya, hindi lang kami ang nandoon sa bahay. Bigla akong kinilabutan na may halong pagkainis sa kanyang sinabi. At ang unang pumasok sa isip ko, baka may tao at sinaktan ito. May itinuro ang aking asawa. Itinuro niyang kusina at kaagad ko namang kinuha ang patpat sa gilid ng kama at lumabas ako ng kwarto. Hinanap ko kung sino ang nasa kusina at dito ako nagulat nung nasa kusina na ako. Kitang kita ko yung isang tao na lumabas sa ilalim ng mahabang mesa namin. Dumiretso ito sa pinto ng kusina at tumakbo. Hinabol ko pa ito pero laking gulat ko na mas mabilis pa ito sa akin. Ang nakapagtataka pa, matanda na po iyon base sa kanyang buhok at hindi ko manakita ang kanyang muka pero sa buhok pa lang niya at pangangatawan ay alam kong matanda na iyon. Hindi ko talaga siya naabutan kaya bumalik na lang ako sa bahay. Parang ang malas naman nung time na yon. Wala akong makitang ni isang tao sa labas. Wala man lang dumadaan. Nasa parte kasi kami ng baryo na puro kakahuyan at talahiban. Ito kasi ang gustong lugar namin ng asawa ko. At nung nakabalik na ako sa bahay, ay kinumusta ko ito. Nagulat ito sa sinabi ko sa kanya kasi hindi naman daw niya nakita kung sino ang nasa kusina. Naririnig lamang niyang may naglalakad doon at kumakaluskos. Hindi daw siya lumabas ng kwarto at doon na daw nagsimulang sumasakit ang kanyang tiyan. Maniwala kayo o hindi, makalipas lang ang ilang minuto ay nawala ang pananakit ng tiyan niya. Parang naging normal daw. Hindi na ako bumalik ng trabaho nung hapon na iyon at sabi ko sa kanya, doon na muna kami uuwi sa bahay namin. Doon sa kabilang bayan. Kaya nag-impake muna kami ng mga gamit at doon na muna kami mananatili hanggang sa mga nakito. Pagdating namin doon sa bahay, ay agad kong inutusan yung bunso kong kapatid na tawagin ng isang manggagamot. Nagulat kami sa sinabi ng manggagamot. Inuunti-unti daw ng aswang ang tiyan ng misis ko. Mabuti na lang daw at malakas ang pakiramdam ko. At parang konektado kami ng misis ko. Kung hindi daw ako umuwi, baka may nangyaring masama na sa mag-ina ko. Hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin ang pangangatawan at buhok nung hinabol ko sa araw na iyon. Napakabilis niya na parang isang bata kung tumakbo. At sabi pa ng manggagamot, parang hinihila daw ng aswang yung bata sa sinapupunan ng misis ko. Kaya nakakaramdam ito ng sakit. Nanganak naman si Mrs. ng normal at malusog naman
ang anak namin. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik kami doon sa mismong bahay namin. Subalit nung time na to, kasama na namin ang dalawang kapatid ko na binata. At doon na rin silang nagsimulang manirahan hanggang sa gumraduate sila sa kolehiyo. Ito lang po yung maibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.